So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, itong battle na re-review natin is kaka-upload lang, mainit-init pa to. So another first round battle sa tournament ng PSP, ang Matira Mayaman, Shea vs Saito. So na-upload to kaninang 6 PM, so 4 hours ago pa lang, so it's 10 PM ng June 14. So ayun, since sakto nga eh, 'di ba? Sakto natapos na tayo sa first round ng Isa Buhay. Natapos na natin yung mga non-tournaments sa Second Sight at sa Gubat 13. Then bumalik na tayo sa PSP. Recently or kagabi na-upload yung Pares sa Pares, yung Romano J. King versus Serdeo JD. At ngayon, dapat ang re-reviewin ko is yung Manda Bali versus Daddy Jody. Pero pagdating ko, uploaded na yung Shea versus Saito. Kaya naisip ko na isingit na muna tong another tournament para kahit papano is makahabol tayo sa mga battles sa Matira Mayaman, especially sa mga first round battles sa tournament na to. May inaantay pa tayo, yung Poison 13 versus Pistolero. Diba, inaantay pa natin yun. So, ayun. Ayun, hindi na natin patatagalin to. Kung kailan in-upload tong battle, yun din yung marireview natin. Yun din yung gabi na marireview natin siya. Pero, itong vid na to is uploaded sa, I think, 19 or 20? Hindi ko alam kung anong date ko ma-upload to, pero around 19 or 20. Okay, so wag natin patagalin to. Shea vs Saito. Let's go! Pangalo! Pangil sa pangil! Matira Mayaman! Ang tournament ng mga champion, bansag ng ilan. Uy! Zait, champion daw. Mahiya ka naman. Wala na. Pag nag-champion ako dito, di ko na maipagmamayabang. Paano ba naman may kasaling Zaito at Badang? Phoebus, akala ko ba tournament ng champion? Ba't may kasamang tanga? Hoy, huwag kang feeling. Pang feel-in ka lang nang nag-backout na iba. Mga champyong napa-oo sa tamang halaga kaso nag-atrasan nang malamang ako'y kasama pala, mga takwat! Pero sabi nila, isa daw yung old god. Old god? Paano pinangat? Tournament ng mga champion, battle ng mga champions. Siyempre, mag-agree tayong lahat doon. Kasi alam naman natin na sobrang daming champion ang nandito. So, recap lang natin, no? Si, sa isa-isahin natin yung mga champions dito. From Flip Top, Isa Buhay. Okay? Isa Buhay 2013, andyan si Aklas. Syempre, wala lang yung Isa Buhay 14, 15 champion na si Batas kasi nag-retiro na siya sa battle rap at alam ko, nag-ibang bansa na siya. Pero kung mas napaaga yung yung liga na to na andito pa si Batas, for sure kasali si Batas dito. And syempre wala rin ang Isa Buhay 2016 champion na si Looney kasi nung time na to meron siyang inaayos na album, 'di ba? So recently, 'di ba, inano nila yon, recently nilaunch ni Looney yung album niya, so kaya hindi siya nakasali dito. Pero if may mga ibang reasons pa si Loons, 'di ba? Then 2017 champs Mot, 2018 Shea, 2019 Sixth Threat, 2020 wala kasi si MZite is busy si MZite sa, hindi ko alam kung ano yung kinakabalahan ni MZite nung time na to, pero I think music din.
'Di ba? I think music din yung ano, yung naging reason kung bakit hindi siya nakasali. Kaya hindi na niya sinugal 'yon. So 2021 J Black, 2022 Pistol, then 2023 Invictus. So marami nang na-canceled out na mga champions diyan. Like J Black, like Invictus, 'di ba? Kasi mga nalaglag na sila. So hindi lang 'yon yung mga kampyon diyan, kampyon ng okay. Si Pistol pala hindi lang po kampyon ng Isa Buhay, kampyon din siya ng Sunugan sa Kumu sa yung season 1 at andito rin sa bracket na to or sa tournament na to yung kampyon ng Sunugan sa Kumu season 2 or yung 2.0 na si Zaki. At yung newly crowned champion ng Blackout na si Poison 13. So ang daming kampyon talaga sa ano na to, sa bracket na to or sa tournament na to. Plus may first runner up pa or sabihin nating finalist pa ng Isa Buhay 2020 na si Lip Cram. Andiyan pa yung Lancetta, andiyan pa yung K-Ram, andiyan pa yung may hindi pa ako nabanggit. Sack Maestro, 'di ba? So fully packed talaga yung ano, yung tournament na to, pero sayang kasi wala si Mzite, sayang wala si Loon, sayang wala si Batas or yung ibang kahit yung mga hindi titulado na MC sana no sa kasali, like Tipsy D or sabihin nating Apex Sinyo. Si Sinyo alam ko di siya babattle dito. Okay. Pero Tipsy D possible no, kasi Sagapo lang naman, ginanap naman to Sagapo, 'di ba? So ayun yung mga crowned, newly crowned or sabihin nating champions ng tournament na to. So mabigat talaga yung lineup. So looking forward tayo sa magiging Matira Mayaman 2025. For sure naman lalakas pa tong liga na to, 'di ba? So ayun. Since nasabi kasi ni Shea na Battle of the Champions or tournament ng mga kampyon, 'di ba? So 'yun, siningit ko lang. Let's go. Malamang ako'y kasama pala mga takwat. Pero sabi nila, isa daw yung old god. Old god? Paano pinanganak mo kang old god? Old god. Pero kung old god nga 'yan, nararapat lamang na may paggalang habang kinakausap ko to. So gagamit ako ng po. Putang ina mo! Ano kala mo? Matured na ako today? Marunong ng rumespeto? Oo, galing ako sa break, pero bibig ko wala pa rin preno. Respect! E sa kultura, pagiging bungal lang naman na iambag neto. Kasi wala pang let's go, pangil-pangil niyan, matagal na nag-let go. Tapos ako daw ay sasagpangin. Uy, props kay Smaglas. Nandyan si Smaglas ha. So, supportado pa rin ni Smaglas si Shea. So, alam naman natin yung history ng dalawa. Sila yung unang-unang kampiyon ng 2x2, no? 2012 yun. Diba? Props kay Smag. Go. Tapos ako daw ay sasagpangin. Kulang-kulang ka ba, Pedro? Paano mo ako kakagatin? E ngipin mo nga, di kompleto. Paano mo ako ngangat-ngatin? Hirap ka nga, ngumuya ng yempo. Tapos, gusto mo ba talaga magtangkang kumagat ng Lego? Kego, anong balak mo? Tatawagin mo kong sueso? Aasarin mo kong ice kahit ngipin mo yung yelo? Di yan okay. Uubra, yan ice. Sinabi na nila pistolero, tawagin mo kong ice. I swear, uuwi ka nakaswero. I sus. Alam ko, nanginginig na kayo yung magkabilang bracket. Winter is coming, kaya to si ngipin nagpa-jacket. He knows I'm fucking cold-blooded pag nag-sermon at nanlait. That's why I'm cold ice. Ice cold pag nagpagalit. Pagalit? Scold? Oh my God. Naalala ko tuloy yung music video ng Samalamig. Ang baho mo nun, promise. Yung location namin, Snow World. Siya lang amoy pawis. Siguro nung asa probinsya ka pa,
Di ka lang basta pinapaliguan ng mga kamag-anak mo sa... Okay, sa mga hindi aware, yung Sa Malamig is kanta ni Nishay yun. So, if hindi kayo familiar, pwede nyong panoorin yung kanta na yun. Maano yun, mapapaswag kayo dun. Maganda yung beat nun. Yung location namin, Snow World. Siya lang amoy pawis. Siguro nung asa probinsya ka pa, di ka lang basta pinapaliguan ng mga kamag-anak mo sa kapi sa sobrang baho mo, ginagawa sa'yo, nilalabhang ka sa batis. King inang to, amoy settlers na informal. Ganito amoy pag buong buhay dinaligo ang isang immortal. Baby pa lang, amoy na niyan, di normal. Inborn na yung amoy imbornal. Oh, maraming mabaho sa mundo. Pero ito, iba yung dating. Kasi kahit nakaalis ka na, meron pa rin. Hanggang kailan ka magbabaho, hindi mo ba napapansin? Tapos na pandemic, mga nakakasama mo, nafe-face mask pa rin. Kilala niyo yung asawa ni Junie Boy, si Vien? Sa isang event sila'y nagkasalubong. At yun ang rason ba't siya nagpagawa ng ilong. Sa sobrang baho si ate, isang linggo nagkasipono, i-reddit. Ito yung maasim, di yung asawa ni Kong. Yun mukha lang. Eto legit. Yung amoy-amoy puwet na merong igit. Hindi ko maintindihan na mangilan-ngilan kay Pedro Dikit. Ang hirap kaya na may kasamang merong anghit. Feels like you're in hell whenever you breathe. Inhale, breathe. Okay. Hell. Inhale. Okay. Breathe. Nangaasar lang, may wordplay pa rin. Yan ang mga barang di mo kayang gawin! Kahit ilang dekada ka mag-train, asa ka men! Lalo na pag nag-collab tayo sa track para ka nagpasagasa sa train! Wait, collab? Tayo? Sa track? Yan ang di ko kayang gawin. Paano ba naman kasi, pare? Paulit-ulit ka ng sinasabi. Ayoko nga mag-collab, baka pag-pinlay ko palagi, yung kanta ma-absorb pa ng anak kong lalaki imbis na mama o papa, first word niya, tae. Paano? Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabagit yung tae para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman ng tae ang banggitin mo. Kaso yun lang pare, walang magandang katangian ng tae. Yun ay sa tuwing ikaw nagsasabi. Kahit anong bagay walang silbi pag nasa kamay ng di magaling dumiskarte. Kung ako tatanungin, kaya ko yung gawing importante. Sample? Ang mga bara ko ay parang tae na nagsisilbing sangkap ng kapeng kopi luwak pang mulat sa di magising. Yun ang patunay na tayo ay hindi mag-sing. Hindi yan kayang masilip ng isip mong nakapiring. Pero okay lang yan. Huwag mo masyado dibdibin kasi para ka ding tae. Misilbi ka pa rin. Pagkatapos ng battle natin, ikaw na'y magiging pataba sa lupa pagkatapos kitang ilibing. Nung una, yung turna, swabe. Pero nung tinapat sa akin unggoy, sumabit sila. Nagmistulang monkey business tuloy. Di kasi magaling matching nila. Hoy, hoy! Dito unggoy-unggoy yan. Di kami match. Mukha lang gori tong isa. Kasi mukha siyang gorilla. Yung pagka-gori ko, iba. Ang boring tang ina. Mas challenging pa mag-stream at mag-live. Mas mapapaisip ka sa Dota kaysa dito kakabitin yung hype. Ultimo kapwa niyan, monkey board. Daring to type. And Phoebus, this is me being politically correct or PC and nice. Kung yung turna na monitor, inyong marirealize, may mas deserving kung na-screen at na-check yung invites. Walang sayang na opportunity. Mas click, mas marami na excite, mas malaki kita kung na-maximize yung window at na-extosizite. Bakit yung ba ito sinali? Puro lang to kalimot ng lines. Kung di lang din solid ang state, wag nang ipilit yung drive. What am I thinking? Giving advice, he'll just ignore it and proceed with his life, thinking he's right. Wala kasi tong CPU, kaya di makaprocess ng info. Miske is light, kahit tignan nyo pa dito, walang Intel inside. At sa mga nag-aabang dyan, kailan ko pe-personalin ang
taong to! Huwag ka mag-alala. Di na kita kailangan personalin. Alam na ng lahat ang baho mo. Time. Okay, so ang haba nung round ni Shea doon, no? Obviously. Pero I don't think may time, di ko alam kung may time limit ba dito kasi wala naman sinasabi si, or baka hindi ko lang napapansin. Pero wala naman siyang sinasabi, no, si Peebus na kung anong meron, kung ilang minuto or what. Pero parang hinahayaan niyan pati sa mga judging, kapag nag pinapanood ko siya off cam, wala silang sinasabi about sa time limit or sa overtime. So ayun, kung meron man, baka nakalimutan ko lang, or kung meron man is baka hindi ko lang masyado napakinggan ng maayos, 'di ba? Pero yun, so far ang haba ng round ni Shea. Siguro pero wag kayong mag-alala, hindi ko, since sabi ko nga hindi naman mas parang hindi naman sila ganun ka-stricto sa andito sa tournament na to, yung pagiging overtime, basta ma-deliver nila yung gusto nilang ma-deliver, no. So ayun, para sa akin, yung style ni Shea, kung ano yung style niya talaga is ay yun yung talaga yung dala niya, no? Yung pamemersonal, pangungupal, yung pamemeloso po. Tapos may wordplay pa rin, 'di ba? Mas ano lang, mas para sa akin, ang tagal niyang nawala sa battle rap or sa battle scene, pero yung charisma ni Shea as a battle rap is andun pa rin. Parang kumbaga, huli kong panood sa kanya sa battle is 2018 pa, 'di ba? Nung battle niya kay Pistol sa finals, at umabot din ng halos almost 1 hour yung battle niya kasi nga overtime sila doon. Pero para sa akin, from that battle tapos ngayong battle ni Shea, bilang pagbabalik niya, parang hindi na to yung Shea dun sa 2018 finals ng Isa Buhay. Kumbaga, nawala man siya sa battle rap, nawala man siya sa battle scene, nawala man siya sa flip top, pero yung presensya niya as Isa Buhay 2018 champ is parang suot niya palagi, eh, no? Parang hindi siya nai-intimidate sa mga battle rap na, I mean, hindi siya nai-intimidate sa mga bagong MC na malakas to, ah. Baka matabo na. Hindi, eh. Wala akong nakikitang intimidation sa character ni Shea. Parang basta ako to, Shea, Isa Buhay 2018 champion. Dadaling ko yung titulo na yon. Magra-rap ako, magba-battle ako. So iba rin yung ano, yung confidence ni Shea dito, kasi meron ako na panood na clip yun sa Facebook na interview ata yun ni Tiny, yung Rate My Bar, no? Parang ang sinabi ni, or kanino ba yun, kay Tiny ba yun or kay, alam mo, kay Tiny Montana yun, eh, di ba? Ang sabi niya doon is hindi naman ako sasali kung hindi ko ay mag-champion. So alam mo yun, iba talaga yung ano, iba yung charisma ni Shea sa battle. Alam ko maraming haters si Shea kasi nga yung ibang mga linya niya is hindi connected or hindi tumatama, pero yung pamemersonal niya, yung pangingengko niya is ibang level na yun, eh. Actually, yung style nga ni Pistol na ang lakas mang gago, lakas mang ngupal, ang lakas ni Pistol na pagmukhaing kang hindi kanya sineseryoso, naging ineffective yon laban kay Shea. Ganun kalakas yung Shea, di ba? So kung malakas na si Pistol nung 2018, di ba, isipin nyo na lang kung bakit natalo si Pistol kay Shea that finals, di ba? Kasi nga na-diffuse at hindi naging epektibo yung style ni Pistol against Shea that time. So yun yung ine-explain ko sa inyo dito, na iba yung status ngayon ni Shea, iba yung dala niya, no? Iba yung charisma niya sa stage pa rin kahit ang tagal niyang nawala, 'di ba? Parang grabe yon. So overall ng round 1, even mahaba yon, pero sabi ko nga sa inyo, parang hindi naman sila stricto dito.
And malakas yun. Malakas yun sa pamimersonal. Although, hindi ganun na showcase ni Shaye yung mga punchlines, pero ang style kasi ni Shaye is yung pangungupal eh, 'di ba? So para sa akin yung style ni Shaye na pangungupal is na-deliver naman niya sa tao, sa mga nanonood at sa dito sa akin sa online, na ayun pa rin yung dala niyang style. Hindi niya binago yon. So effective pa rin yon. Although hindi pa nag-start si Saito sa round 1, pero masasabi ko na mabigat or malaking harang yung naging round 1 ni Shaye against Saito. Okay, malinaw. Uwin dami pa kahit. Shaye, ang rapper na akala mo kung sinong ubod ng yabang na piling magaling. Piling matalino na may pagka-retarded ang dating. Pintaserong dilat na ang hugis ng baba ay square na parihaba. Matambunga nga, kamusta? Anong pakiramdam mo ngayong ramdam mo ng masyadong pagkataliwa sa mas dapat mong inakala? Huwag mo sabihin masyado kang minama. Pati hindi mo tanggapin na ang mga banat mo hindi uubra kahit sa uhuging mga bata. O sige, sabihin natin malayo na yung narating. Kita naman sa estado ng buhay at perang dumaan sa bawat kamay. Pero sa larong to, hindi basta karangyaan, kotse, pera, para sabi mong tagumpay. Iba pa rin yung nire-respeto, ginagalang dahil sa husay mo na taglay. Kumpara sa mga gaya mong sinuwerte lang sa buhay at sa magandang pwesto na damay at napatangay. Sa PSP, ang kailangan, diskarte, husay, talino, at dibdib mo na matibay. Dahil hindi mo alam ang pwedeng maging resulta pag pangil sa pangil kang kinatay. Pero minsan, kailangan gamitan din natin ang puso. Dahil may masakit na pangyayari sa buhay na mismong gigising at magtuturo. Kaya salamat sa mga gaya mong minaliit ang kaya kong gawin. Isa ka sa dahilan kung bakit mas lalo kong diniin. Magsulat man o hindi, ako'y laging nakahanda. Kahit crystal, kita mo yung pukulan na maangas at malalalim na tugma. Ang tunay na magaling, lumalaban kahit di na mag-insayo. Magkarantisado ang mga barang may talim na sigurado. Putangina na, eto, tingnan mo. Eh ano kung tae bars? Kung talagang tae lang kayo. Noong pa sana tapos na kung sineryoso ko kayo. Tangina. Ang tanong siya eh, ba't ka na pa rito? Bigyan mo ko ng isang magandang dahilan. Siguro kung baba sa baba yung laban, malamang champion ka na naman. Champion, oo nga pala no. Noong mga panahong di pa ako nagseryoso. Mga bagay at pagkakataong sadyang sinadya ko. Natural, bigyan ko muna kayo ng titulo. Para pag ginain ko, tangina, may lasa na kayo. Siya eh, ganyan ang mukha mo. Parang kang galit na mamang nakasibangot. Putang ina to. Kaya ako sumama sa kanta mong palamig. Kasi gusto ko makita yung mga kuyukot. O sige, meron daw siyang album. Tangina, yung album ang puro kaululan. Kung si Luni ginawa niyang pangkalang sa pinto, ako gugupit-gupitin ko, gagawin ko pang paringas ng tanso. O kaya magpupuntayin ko si Righteous One sa bahay, tapos ipiplay ko walang hinto. Baka sa sobrang galit ng lumpo, magawa niyan tumayo. Kinang-inang kanta mo. Anong feeling mo, Shaye? Ha? Diba? Tignan mo yung baba mo, parang mangangagat na, oh. Shaye, kahit mag-freestyle lang ako, hindi ka sa akin mananalo. Kita mo yung talim ng ugat at mga tira kong garantisado. Yung mga banat mo, sinulat, pinag-aralan, putang ino, mga walang kabuluhan. Kita mo galing pa sa malayo yung ilan. Yun lang pala ipapakita mo, parang ayaw ka nilang palakpakan. Tangan na, Shaye. Sige, pagkita tayo mamaya sa round 2 para mas makita mo kung ano yung mga sasabihin ko sa'yo. Okay, so halata naman na nag-freestyle si Saito. And sabi ko nga sa inyo, isa yung mga biggest scene sa battle rap is yung paglabas ng cellphone, especially sa tournament, ha. We're talking about tournament, no. Sa ganitong battle kasi written format na eh, 'di ba? Hindi naman sinabi na on the spot freestyle. So hindi ko sinasabi na walang score or hindi pwedeng iskuran yung mga freestyle na ganun, pero sa ganitong tournament na merong malaking prize sa kung sino yung magcha-champion, syempre kailangan mong paghandaan, 'di ba? Isa sa mga responsibilidad mo bilang battle MC yung paghandaan mo yung bawat battle, kasi syempre may TF ka,
Tapos kapag nag-advance ka, mag-advance ka, mag-advance, andun yung, alam mo yun, yung magiging worth it naman yung trabaho mo eh sa tournament na to. So, tawag dito, props sa freestyle ni Saito sa round 1, but this is a tournament, this is a written format tournament, and freestyle is not parang hindi siya ganun ka ano ba, paano ko ba, di ko alam kung ano yung exact word na kailangan kong sabihin, pero yung freestyle is hindi siya applicable sa ganitong klaseng tournament or sa ganitong klaseng written format, no? Kasi nga written format. So it's a 10-6 in favor of Sheyi. So sabi ko nga sa inyo, mabigat yung hinain ni Sheyi sa round 1, and yung ganong freestyle is hindi enough para mahakbangan yung round 1 ni Shay. So it's a 10-6. Malayo na agad yung agwat ng round 1 ng dalawang MC na to. May sinabi pa tungkol sa album. Kinallback yung lyrics ni Luni. Tangina, wala namang dunong. Patrobak-trobak ka pa. Para kang si Righteous One na walang wheelchair, di ka makamove on. Alam niyo guys, hindi naman sa mata pobre. Pero pag sumasakay ng jeep to si Negro, kala ng ibang pasahero, mag-aabot siya ng sobre. Yung iba, kala siya'y magtatambol. Pero yun ang pagkakamali niya. Iba po ang ginagawa niya sa lata ng nido. Okay. Pero yung angulong yan, di ko nagagatasan. Ginagamit na sa kanya yan kadalasan. Sa round na to, atin na lang aalamin. Zayt! Mukha ka namang palaboy, pero ba't wala kang narating? Mm-hmm. Di ba puro ka bida ng pinagdaanan? Bawat kuda, pinagkakalandakan, kala mo naman di halata sa mukha. Puro ganyan ang paandar ng kulay-uling na ulilang ulikbang ulul na yan. Yung paglalakbay niya naman, walang napuntahan. Kasi hanggang ngayon, puro pa rin yan pambuburaot sa tao. Real talk, nung event ng PSP sa QC, sabi niya kay Pibus, "Boss, punta ko." E di, okay. Maya-maya, humirit. "Boss, wala pala akong panggas. Gcash mo muna ako." E di, sent. Nung araw ng event, di nagpunta si Gago. Ten. Kakapasok lang na balita. Pedro Mercado Jr., o mas kilala bilang Zaito, huli, matapos umanong mang estafa ng 2,000 pisong halaga ng Gcash. Narito ang kanyang pahayag. "Boss Pibus, naririnig ka man, kung nakikinig ka man, pasensya ka na. Kinapos eh, need pang dagdag. Nagre-reklamo na kasi pamilya ko, pagpagkain, pagpag. Ano po ba nangyari? Bakit umabot sa puntong wala na kayong pambili ng gas? Naubos po sa scatter eh. Malas link ni Aklas." "Alam mo, maawa sana ako sa'yo. Kaso kupal ka. Ganyan ginagawa niyan sa maliliit na event. Pagka-send ng down payment, di na pupunta. Kaya mga organizer dyan, huwag nyo nang kukunin to si Zaito. Pagmumukha kayong tanga. Kasi sasagutin kayo niyan sa magkano, pero di magbibigay ng halaga." Mm. "Yung iba di na nagre-reklamo. Ayaw na lang palakihin. Kaya na may hasa si Tarantado. Mas madalas niya na gawin. Ay, wait. Yun pala yung sagot sa tanong ko kanina. Ang galing. Di ka kasi nagpupunta, kaya wala kang nararating. Ngayon, bukod sa mga drawing na movement, ang dami niyang sketching galawan. Yang hayop na yan, ginagawang pet ng kung sino-sinong mayaman. Finofront siya sa scam, pinambubulag kasikatan. Kulang lang ako sa oras, pero magkakaalaman pag nagkalantaran. Ano? Tapos ang tigas ng mukha mo, sabihin kay J. King na sa buhay lumalaba ka ng patas? Talaga, pre? Ganyang complexion? Fair? Baka maniwala kami. Nakapag-soli lang to one time ng iPhone, masyado nang magmalaki. Eh, kaya mo lang naman sinoli yon, may passcode kasi. Saka napanood ko yung battle nyo ni Luxuria. Lap trip? Tawanan. Well, kahit sino matatawa pag dalawang pangit nag-asaran.
Pero anong patas? Eh may ginawa ka doon, napakalaking kalapastanganan. Nung mag-choke na si Saito, as expected, naglabas ng cellphone si Gago sa gitna ng laban. Anong kala mo? Sa paglabas mo ng phone, walang magko-call out? Di ko yan palalampasin. Tangina, nagbabasa habang bumabatil? Zait, si Badang di yan kayang gawin. Tapos kung makabita sa sarili, kala mo kung sino siyang ang galing, eh, ikaw yung perpektong halimbawa sa rapper na dapat wag maging! Uy, naglabas na... Sarawa makatang mandir... Ayun, naglabas nga ng phone, no? Naglabas nga ng phone si Saito. Itong halimbawa sa rapper na dapat wag maging! Siya daw ang makatang mandirigma. Ang sarap mong tampalin. Ang tunay na mandirigma, pag dumating sa puntong kain na kain, tatang di yan tatang kain. Kasi ang mandaya, di niya masisikmura. No chance as in. Mas pipiliin niya pahuna kanyang chance saksakin. Pero nakakalimot ka na naman yata. So ito aking paalala. Pag nag-choke, freestyle ang ginagamit na sandata. Never ako nag-expect sa'yo, pero nangyari, malala na. Zait, what if maraming gumaya? Sa totoo lang, hindi lang yan ang pandarayang ginawa niya. Nagsulat niya ng kodigo sa balat, kaso di niya mabasa. Pero seryoso, Zait, nakakawalang gana. Respeto ko sa'yo, parang buhok niyo ni Looney, konti na lang nawala pa. Nasaan yung mga freestyle na pinagmamalaki mo sa tao? Nasaan yung kalabaw na binugbog at binaril sa Cotabato? Asan yung Zaito na patak? Okay, so linya niya yon, no? Yung kalabaw na binugbog sa Cotabato. Linya niya yon. Nasaan yung mga freestyle na pinagmamalaki mo sa tao? Nasaan yung kalabaw na binugbog at binaril sa Cotabato? Asan yung Zaito na patas? Gagawin yung trabaho. Kaka-choke, nalimutan mo na rin pati pagiging mandirigma mo! Dati, kulay anino ka lang, pero tapat sa mga hamon. Ngayon, anino ka na lang ng iyong kahapon. Mga sulat mo'y nalilimutan kasi masyado kang pabaya. Mga sulat ko, di malimutan kasi puso pinanglikha. Mga sulat ko, magpakailanman tumatatak sa madla. Kaya mga sulat mo, Zaito, maalaala mo kaya. Ay, lakas yun. To be fair, sa creativity kasi kulang ka rin. Yung mga sulat di nag-i-stand out kahit anong upo ang gawin. Kaya di ako sure kung sa practice may pagkukulang pa rin. Kung ganyan kasi ka-forgettable mga bara ko, baka malimutan ko rin. Palibasa, mga walang kwenta sa kanya ginagawa niya. Kaya mga gawa niya, walang kwenta. Ang focus, numero lang talaga. Kaya walang bilang yung letra. Kaya wala akong pake kahit maalala mo pa. Wala pa tong battle si Gago, nagdadrama na. Congrats daw sa akin. Kasi kahit yung battle wala pa, mag-freestyle na lang daw siya. Kasi wala na siyang gana. Eh putang ina mo, di ka naman uobra kahit naganda ka. Alam ko, alam mo yan. It's a fact you can't deny. But if you do, I'll go to your house and fuck your daughter in the ass without the KNY. And after I put something erect inside, the rectum of that little homo erectus will get wrecked so bad it will need the direct intervention of 10 colorectal surgeons to be rectified! Yeah! Ay! English ako ng English, di nga pala nag-gets ni Zaid. Cause this black man is so dumb, he's the only human Buddha can enlighten. Sa Tagalog, sobrang bobo mong negro ka. Maputi pa ata sa'yo utong ni Cherry White. Gago. Tignan nyo naman, kulay pa lang ng balat, alam mo nang he's not very bright. Wait, masyado ba akong dark sa anak mo kanina? Ginagaya lang kita. Saka di porket si negro lang kalaban, light na bara kong dala. Sa prep ay naghigpit para di sayang baba nila kasi ako tagaligpit kapag nagkakalat ka na. Kahit matik sweep to si Gago, pinakita ko ang best ko. Kahit di magsalamin, malinaw sa hurado na mas mababa specs mo. Pero di porkit sinulatan kita, ibig sabihin, malakas ine-expect ko. Gago, huwag kang feeling yung sining yung nire-respect ko. Ayun, so actually, yung mga banat ni Shea is ano talaga, hindi siya nakafocus sa
hindi yung style, no? O sige, yung style muna. Yung style ni Shay is masasabi ko na siya lang talaga yon. Kumbaga, alam naman natin, no, sa mga battle MC ngayon is marami nang nasasabihan na yung style mo is galing kanito, galing kay ganito, kaango kay ganyan. Pero yung kay Shay kasi style niya yon, no? Hindi yon, hindi ko kayang or hindi ko masasabi na yung style ni Shay is galing kay ganito or galing kay ganyan. Original siya yon, estilo niya yon, no? So yung estilo ni Shay as him sobrang dala niya talaga kahit sa ano. Hindi wala siyang katunog. Ayun na lang. Yun na lang yung pinaka best word, no. Wala siyang katunog. Kung meron mang katunog si Shay ngayon is yun na yung mga ito para mas ano na lang, para mas klaro sa inyo yung ginagamit palagi sa battle rap, no, na galing kay Shay or mga tambod na ni Shay. So ayun, mas maiintindihan nyo kasi kapag ganun, kasi since flip top fan tayo, battle rap fan tayo, yun yung mga laging inaangulo kapag may mga katunog ng mga battle MC, di ba? Tambod ka ni ganito, yung style mo hango kay ganyan, style ni ganyan yan, ginaya mo lang, di ba, yung ganun. Pero yung kay Shay, siya yun, no, estilo niya yun, walang pinagkunan yun sa kanya talaga, original siya, di ba? So yun, as we move on, Shay, yung rounds 1 and 2 niya, hindi talaga siya nakafocus. Ito talagang style ni Shay is hindi talaga nakafocus sa mga haymakers, sa mga punchlines. Ang pinaka strength ni Shay talaga is mga real talks, mga alam mo yun, real talks, mga yung personals. Ayan, dyan si Shay talaga, strength niya yan, yung panggagago, pangungupal, yung real talks, tsaka mga personals, dyan malakas si Shay. Kaya masasabi ko na 1 and 2 niya, same story, same approach, mabigat na round ulit yon para kay Saito. So let's see kung makakabawi si Saito dito, pero naglaba siya ng phone kanina, so sa overall maglalist tayo ng 1 point kada labas niya ng cellphone. Pero yun, isang beses pa lang naman yung nakita ako, kaya yun. Saito, akala na ito, akala mo kung sino talaga malupit to, si Baba. Lagi raw siya naghahanda, puta ka na, isang taong ka nga naghanda, matagal nang nakalatag yung mga pyesa niya, kaya siya laging handa. Maalaala mo kaya? Takin na mo, ulol! Masyado ka maraming pinagsasabi! Tibay mo kasi, no? Tama ka na, Shay! Ano feeling mo? Matagal na kitang kinatay, di ba? Sa Nueva Ecija? Pinagtawanan ka ng mga tao. Ikaw ang nagpasaya ng buong piyesta. Di mo sukat akalain na dudurugin lang kita? Ang lakas mo pang humigop, wala naman palang ibubuga. Para sa kaalaman mo, tarantado, kaya kitang ibaon kahit di ako mandamay ng iba. Anong pakialam mo sa buhay ng may buhay? Bakit? Perpekto ka? Ayun to, walang binatbat ang mga banat mo. Parang ang gago nagpatiwakal. Ang baduy mo magpatawa. Tapos puro katarantaduhan personal. Eh kung sabihin kong, ba't ganyan may mga tao, no? Nabubuhay ng masaya pag minatatapakan na iba. Eh kung sabihin ko sa asawa mo may patagong sumisibak. Baka tama yung hinala mo, hindi mo nga anak. Ayun to, Shay! Hindi! Alam mo, ginawan ko ng kanta eh. Kung pagandahan lalaki lang, pare, tangina over my dead body. Ang dami kong girlfriend, mga kajamin ko sa rugby. An? Ano? Sabihin mo yung asawa mo, pare, tingin na tingin sa akin, tapos ngingiti. An? Ano ba? Gusto niyo ng titi? Huwag ako! Kung yung iba nakatikim sa akin ng kantot, very good. Malamang siya, patikimin ko ng kantot, Hollywood sa plywood. Para maganda, lagyan natin ng kanta. Ang puke niya'y magdurugo dahil araw-araw kinakantot. Wak-wak kakabuka, wak-wak kakaiyot. At naghihiwalay na kayong dalawa dahil sa titi ko ay sarap na sarap siya.
Natikman niya kasi ang kantot, Hollywood sa plywood. Tangan mo kung, ikaw lang, malabo akong pangilabutan. Anong panama ng mga gaya mong walang talim na pandiinan? Kakarnihin ka ng maaga rito. Bawal ang patanga-tanga. Pati yung kulay ng balat ko, dinadamay. Tangina. Anong kanilaman nun sa laban? Kung itin man yung balat ko, ano pa yung budhi mo ng kadiliman? Mataas, alam mo mata? Mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pili mo sobra mong galing. Mata, matalino ka sana kung di ka maagang napraning. Mata, matayog ang mga pangarap mong tatapusin ko ngayon. Mata, matatauhan ka sa sarili mong lalim kabinaon. Shay, ano ba gusto mo? Personalan? Ano ba? Katotohanan? Kapatid, nabalitaan ko. Dati ka palang teatro. Basta so, ito, salamat sa lahat ng kapatirang pinasok ko. Alam kong isa rin ako makasalanan. Diba? Kayo yung laging tama. Kayo yung laging magaling. Kayo yung mahusay. Diba? Kamusta sa ito? Utangin na. Ano naman ako? Ako yung masama. Maruming tao. Diba? Makasalanan. Utangin na mo. Ikaw na. Utangin na. Wala ano. Ayawan na. May champion na. Utangin na. Ikaw pala yung pinakamahusay. Ikaw yung magaling. Utangin na yan. Parang pag naghanda ka, parang 10 buwan yung dating. Ibus, ba't sinabi mo nangungutang ako? Sinabi ko na eh. Ibus at Enigma, wala kayong pinagkaiba. Pares lang talaga kayo magaling. Habol nyo lang pera. Tama ba? Hindi naman eh. Si Ibus, mahal tayo. Kaya makinig ka. Baka sakali maliwanagin yung isip mo. Nagpipristel daw ako kasi hindi raw ako nagsusulat. Sinabi ko na nga kanina, di ba? Ang makatang alamat, ikaw ano? Makatang ng burat. Taki na kahit pagsamasamahin mo yung mga pyesa mong matitibay, yung mga pyesa mong mahuhusay, kakalad ka rin ko na magkakasabay na kahandusay. Mayabang ang puta. Pagsalita, yung laway tumalsik. Nung napalaban si Shea, nagbalik sa pag-aadik. Ang mata, kala mo, tignan mo. Akala mo ko sa'yo na mabigat. Si Shea, pasin kita sana, biglang namulat. Taki naman, hindi ka mananalo sa akin kahit pagbalagbagan tayo magdamag. Ano man tawag sa'yo? Bayag na nakabalagbag. Yun ang pristel na body bag. Gusto mo alaman? Subo mo yung bayag. So yun, automatic naman na. Freestyle pa rin. So round 1 and 2 ni Saito freestyle. Round 1 and 2 ni Shea. Kung ano yung estilo niya. Yun. So no-brainer na yung pagpili sa battle. And first 2 rounds, Shea, 20 to 12. Layo na yun, ano? Pero may round 3 pa. Proceed tayo. Dalawang round pa lang, talo ka na. Advance, babay. Wala kang pag-asa kay Ann. Huwag kang feeling pogi. Hindi bagay. Tingnan mo, nag-freestyle na naman. Hindi na naman nagsanay. Yan, kakakantot mo sa plywood yung utak mo, inanay. Yo, meron akong isi-share. Battle rap trivia. Alam nyo ba si Zaito matagal na tira kay Enigma? Dikit sila noon, as in pamilya. At pag-uusapan natin ngayon kung bakit di na. Zaito, game? Game! Gago. Ito po ay flashlight. Isang personal na gamit. Ito po ay pampakalma ng burat kapag nagalit. Ito po ay hindi pinapahiram o hinihiram kasi hindi hygienic. Ngayon, alam nyo bang may nangialam ng ganyan ni Arik? Imagine nyo kayo si Enigma, galing trabaho at pagod. Gusto mong mag-relax, so inon mo yung PC para manood. Sinuot mo yung burat mo dito sa loob. Pero laking gulat mo pagpasok. Di ka pa nilalabasan. Meron ng tamod. Nagtaka ka. How? E kada gamit ko, hugas to sa banyo. Napaisip ka. What if sa'yo na last month pa yun? So paano?
Ayaw mo mang isipin pero dahan-dahan din nag-sink in yung most likely scenario. Kasi sa bahay, dalawa lang kayo nakatira ni Zaito. E di kinompronta mo siya habang pinipilit maging kalmado. Hoy! Di ba sabi ko sa'yo off-limits ka sa kwarto? Sabi ko huwag mong galawin gamit ko, pero anong ginawa mo? Nakikitira na nga lang, nakitira pa ang tarantado. Kinupkup ka? Kinupkup ka? Ganun babalik mo sa tao? Binigyan ng pagpapahalaga, sinukle, panggagago? Di man lang ba pumasok sa isip mong, teka, parang mali na to. Teknisyan ka nga, Zayt, sanay kang mga likot ng gamit na di sa'yo! Huwag ganun, Zayt! Sana alam mo bakit ako... Ang classic ng event na to, no? So, kung napanood nyo yung... Kung napanood nyo yung review ko sa Serdeo JD versus Romano J King, meron naglabas din ng ano doon, 'di ba, ng sex toys doon, 'di ba, si Romano. Tapos ngayon si Shay naman naglabas din ng sex toys. Classic nung event na 'to. Di na 'to. Technician ka nga, Zayt, sanay kang mga likot ng gamit na di sa iyo. Huwag ganun, Zayt. Sana alam mo bakit ako galit. Sa susunod, hugasan mo muna bago mo ibalik. Oh, sa'yo na to. Di pa to gamit. Gamitin mo mamaya pagkatapos ng event. Kailangan mo yan para maging masaya ulit kasi maririnig mo sa'kin ay masyadong masakit. Battle rap trivia ulit, isa pa. Alam nyo ba si Zaito, after ipanganak, iniwan ng ina niya? Pinamigay lang basta sa nagtitinda sa karinderya. As in hanggang ngayon, pamilya niya, di niya kilala. At bakit ko to sinasabi? Hindi kasi ako sang-ayon sa iba. Kasi sabi nila, you have a face only a mother could love. And to that, I disagree. Alam mo kung bakit? Kasi yung iba, minahal ng ina kahit yung mukha kalait-lait. Ikaw hindi. Ang inadala niya, no? Kapangit. Hawak niya, no? Yung iba, tinaguyod ng ina kahit kapos pa sa budget. Ikaw hindi. Ganun ka kapangit. So, naglabas na naman ng cellphone si Saito. Pangalawang beses na niya yan dito sa round 2. So, akala niyo, di ko nakita yung kanina, no? So, pangalawang beses na yan sa round 2. So, ayun. Maglilis tayo. Yung iba, special sa ina kahit special child o retarded. Ikaw round 3. Round 3 na pala, sorry. So, round 3. Round 2 pala yung una, tas round 3 pangalawa. So, 2 points na yung ililest natin sa overall score ni Saito. So, ano kaya yung matitira kay Saito na score dito? Ganun kakapangit. Yung ibang bata, bunga ng rape, pero pinanindigan pa rin ng ina, hanep. Ikaw hindi. Ganun kakapangit. Ngayon alam ko na kung bakit tae lagi sinasabi ni Zaito. Iniwan pala pagtapos iire, parang tae ng aso. Pinamigay parang ulam na nabili sa kanto. Ah, kaya pala mukhang na aksidente kasi hindi siya planado. Oo, di natin alam circumstances ng tao. Pero sure ako, ikaw lang may gusto, magkita kayo sigurado. Kasi ilang dekada na lumipas, oh. Wala talagang plano. Kung uhaw sa'yo yon, sana ginalaw niya yung baso. Yeah. Ang hirap niyang lunukin. Pero bakit kaya, no? Di kaya alam niya mga pinaggagawa mo? Halimbawa, may pinosto nung April 7. Picture kasama isang Taiwanese na babae. Isang babaeng nananahimik, nagtatrabaho at dumidiskarte. Di ba siya si Makatang Mandirigma? O magaling tumagsulat? Alam nyo, caption niya sa picture nila nung bata, wala nang intro-intro, tuwad. Partida friend niya pa sa Facebook, yung babae niyang panganay. Kung ganyan ka sa publiko, paano ka sa bahay? Dapat ba okay lang tayo na ay masanay? Kasi ganyan talaga pag lumaki ka nang wala kang nanay. Eh kasalanan niya pala eh. Aling Lorna, ma'am, kung asan ka man, putang ina mo. Kung inalagaan nyo lang sana to, hindi to nagkaganto. Hindi sana to nagbisyo at di napariwara.
sa titi ng Koreano, hindi na patsupa. Siguro mas may sense to pag nagsalita. Sa babae may respeto. So sa mga di rin na, di aware doon, no. Linya rin po ni Saito 'yon, yung sinabi ni Shay na sa titi ng Koreano hindi saan na patsupa. So linya 'yon ni Saito. Amo. Kung inalagaan nyo lang sana to, hindi to nagkaganto. Hindi sana to nagbisyo at di napariwara. Sa titi ng Koreano, hindi napatsupa. Siguro mas may sense to pag nagsalita. Sa babae may respeto, di nangangaliwa. Siguro siya'y ibang tao. Kung nakafeel ng aruga, marami sana kayong nabago maliban sa mukha. Pero in fairness, yung ganyang mukha may silbi naman. Lalo sa mga magulang na nakakasalubong sa daan. Mga magulang na may anak na sobra, kakulitan, anak, huwag kang makulit. Sige, kukunin ka niyan. Kung sa anak namin ni Ann kami nag-aagawan kung sino kamukha, magulang niya, malamang, nagtuturuan. Pero okay lang, joke lang. Ay, seryoso, Aling Lorna. Pwede pa daw kayong bumawi. Andito lang si Zaito, nagsasabu palagi. Este, nag-iintay palagi. O yan, tinulungan na kita. Pagpasalamat ka sa akin. Kaso Zait, kahit anong hanap natin, kung tinataguan ka, wala rin. Kung ikaw ba naman yung magulang, tas ganyan anak mo, ang hirap nga umamin. Ayusin mo kaya sarili mo para ikaw ay galangin. Yung tipong mga bata, pwede kang tularan at gayahin. Huwag ka mabaho, ang pagligo ay araw-arawin. Huwag ka bastos, GMRC ay iyong aralin. Huwag ka tanga, pag-aaral, iyong sanayin. Huwag ka estapador, gamit ng iba, huwag mong nakawin. Huwag ka kupal, asawa mo, huwag mong lokohin. Huwag ka magsabu, parehab ka, at huwag mo nang ulitin. Huwag ka tamad, magsikap ka at sarili, payamanin. Huwag ka, magulang mo mismo, ikaw na hahanapin. Diba? Imagine nyo, paano pag naging bilyonaryo na to? Pag nangyari yun, Zait, ako mismo aako sa'yo. Aalagaan kita mabuti, pagsisigawan ko sa mundo na loony! Di lahat ng rapper galing sa tamod mo. Namiss ko tuloy yung anak ko. Gusto ko na siyang alagaan. Padedehen, padighayin, kargahin, yakapin at kantahan habang sinasayaw ng dahan-dahan. Bakit ko nga pa ito sinasabi sa battle? Anong kinalaman? Wala lang. Share ko lang kay Zaito, mga di niya naranasan. Oh, tapos na to. Next si Aklas naman. O kahit si Six Threat pa yan, ibabadibag ko yan. At yung 1,000,000 inyong pinag-aagawan, ibibili ko lang yon ng bag ni Ann. Time. Tang ina, wala. Ano talaga? Iba talaga yung style ni Shay. Parang ano lang talaga siya. Nagkukwento lang talaga siya dito. Yung hindi talaga siya umi-score sa ano eh, sa mga punchline or sa mga haymakers eh. Si Shay, hindi siya ganoon eh. Nagkukwento lang siya tapos may mga ano doon, may mga nakapaloob doon na punto, mensahe na mapapabounce ka na lang na itong inaangas no na, mapapaganoon ka na lang talaga eh. So all 3 rounds consistent si Shay ganoon. So, yun. 2 points yung ilalis natin kay Saito sa overall. Round 2 entry, naglabas siya ng phone doon. So, round 3, tignan natin. Okay. Ibili ng bag niyan. Ano mo, puro ka kaya bangan. Oo, oh, alam ko, Shay. Mahirap lang ako. Wala akong mataas na tinapos. Pero tandaan mo, yung mga anak ko, pinalaki ko ng maayos. So, sige, puro real talk na to. Ngayon, malalaman mo yung tunay na pagkatao nito. Si Shay, noong una, hindi pa sikat. May pamilyang maayos, sagana sa lahat. Meron siyang ating nagsakripisyo para sa lahat. Nagtrabaho yung babae bilang pakarat. Pakarat, ibig sabihin pakantot o babaeng bayaran. Iba't ibang lalaki ang nagpasasa sa hubad na katawan. Ano, masakit ba? Masakit ba ako magsalita? Bagay lang sa mga gaya mong matibay ang muka. Tangina. Tapos,
Si Ann. Huwag na, ayoko nang balikan. Tapos na yung nakaraan. Tangina naman. Mayabang, syempre. Sikat, may pera, may kotse, puno ang bulsa. Pag kumuha yan ng babae, gusto niya dala-dalawa. Diba? Araw-araw, yan ang gawain niya sa sistema ng buhay. Araw-araw, yan ang trip niya. Pagkatapos niyang tumira. Ganun talaga, Shea, diba? Dati pinagmamalaki mo pa. Pag kumuha ka ng babae, gusto mo dala-dalawa. Mayabang talaga. Maliliwanagan ka sa mga oras na pagdilim ang kalangitan. O, bakit natatawa ka? Siguro sinubo mo na yan. Alam ko, relasyon yun ni Enigma. Huwag mo na ipagkaila pa sa amin. Saksi ako at ng mga tropa nung kinantot kanya sa amin. Unang bayad sa'yo. Labas daw yung talent ko dito. Payag naman si Gago kasi uto-uto. Ang video lang namin ni Enigma, nung ako tsaka si Smaglas, tumitira kila target sa kusina. Kaya siya napabilang sa listahan, walang nagturuan. Tangay na si Eyi. Ano? Subo mo. Ganito ba kalaki? Kung titi pag-uusapan, wag ako. Tangay na naman, oh. O sige, nag-freestyle, siyempre. Kasi may nangyaring hindi maganda kanina. Sasarili ko na lang. Kaya hindi ako nakapag-practice ng maaga. Pero sa mga susunod na pagkakataon, hindi ko nabibigyan pagkakataon mawala pa. Talagang hindi pa inaadya. Baka pwedeng sa susunod pa. Pero kung ito lang magkakampiyon, takin na anong matututunan ng mga bata. Mga walang kabuluhan. Lalaking mangmang na mga mama. Ang ina, yun ba yung katalinuhan? Lumalaban na maghahanda ng matagalan? Takin na kahit freestyle kumbaga sa gera. Takin na kaya ko lumaban. Ang tunay nga na magaling, di ba? Lumalaban ng hindi nag-iensayo. Makamangyarihan ang mga barang may talim na sigurado. Habang ikaw, Shea, nag-iisip kung paano ka bibuelo, ako'y nandun na sa kalagitnaan ng umaatikabong duelo. Buong puso akong tataya, buhay handang isakripisyo. Umuwi man ang duguan, pero bibit-bitin ko mga ulo. Malalim sa hulihan, ganun kasakit pag bumaon. Kahit freestyle kita mo yung panghabang panahon, yung mga talatang magbibigay ng mulat sa lahat. Kahit simple lang pero ramdam mo kung gano'ng kabigat. Yung sa'yo, utang ina, puro sinulat ng mga tanga. Ano matututunan nila? Puki ng ina? Puro ka pekpek, puro ka tae. Eh kung talagang tae ka lang, masyado kang kahit bayabang eh, utang ina. Isa ka namang mangmang. Pasalamat ka, mayroong pamilyang nag-asikaso sa'yo. Kaya huwag mong ipagmamalaki yung pamilya mo. Meron tayong dapat na tungkulin na dapat ginagampanan. Alam mo sa sarili mo yung relihiyong tinalikuran. Marami tayong dapat na alam mo, kaya sana namulat ka. May aral ka dati, di ba? Teatro ka? Nakalimutan niya na, ganun talaga. Pag nakaraos, nakakalimutan niya na. Yung Diyos, pakyo ka ulul, kahit magmura ako dito. Sabihin na natin masama, yun naman ang tingin nyo. Kailan ba ako naging mabuting tao sa masamahan niyong mga paningin? Tangina, kung kasalanan dan, kung kasalanan lang, mas kasalanan nyo rin. Ano piling mo sa sarili mo? Makapangyarihan at magaling? Tangina mo, mararamdaman mo rin sa darating na araw yung tunay na daing. Judges! Malalagasan sa patalasan. Pangil sa pangil ang mag-a- Okay, so ayun, malinaw naman na yon na all 3 rounds Shea yon. So 30-18 pero magre-rest tayo ng 2 points kay Saito dun. So 30-16, sobrang layo ng agwat, no. So ayun, wala nang explanation dun siguro, pati yung mga judges wala nang masyadong explanation dito, pero ayun, all 3 rounds Saito. Advance sa second round ng tournament 7-0 para kay Shea. Hey, shoutout, siyempre. Yun, malinaw yun. Shea talaga yun. Pre, salamat sa pangit sa pangit. Shoutout kay Phoebus at sa asawa ko, kay Cray, kay Ann. At yung mga friend namin, andyan din, si Kuya Tintin, si TPC, si Romer at si Gab, si Bian. O nga pala, si Saito, pare, love na love ko to. Siya lang ang pinaghandaan ko ng ganong paghahanda. Kasi, nire-respeto ko siya, ayaw ko siyang maliitin. Ganun kalaki respeto ko kay Saito. So palapakan natin si Saito.
Nababati lang ako, mga di ko nabati kanina. Siyempre, TP ng masa, Boss Benny, Kuya Aris, matatag Royal Eagles Club. Siyempre, Boss G, Boss Eugene, Boss Jeff, Boss Mac Bacalinao, Madam Cubs. Sinabi ni... Totoo yun, no? Totoo yun. Kasi sinabi yun ni... Sinabi yun ni Sheyi sa... Alam ko may episode si Loons ng Break It Down. Kasama niya si Sheyi. Hindi ko lang alam kung kaninong battle yung na-review nila. Pero sinabi yun, totoong sinabi ni Sheyi yun na ayaw niya makalaban si Saito talaga sa flip top. Dapat may battle daw si Sheyi nung time na yon. Hindi ko lang alam kung kailan yon, pero tinanong ni Loons kung sino. Sinabi ni Sheyi na si Saito nga daw. So umatras siya doon kasi ayaw niya na labanan si Saito. Pero yun, nag-agree siya dito sa Matira Mayaman. Hindi natin alam kung anong dahilan, pero siguro kasi ako, 'di ba, siguro magkakaroon ka talaga ng eagerness na sumali ulit, no? Even ayaw mo makalaban ng si Saito, kung albawa ako si Sheyi, tinanggihan ko si Saito sa flip top, kasi for sure naman siguro nang tournament yung magiging battle, 'di ba? Pero hindi sa pagba-bypass ng liga or something. Pero kung makikita mo talaga yung lineup ng Matira Mayaman na full of champions talaga, tapos yung ready ka na, I mean si Sheyi kasi yung huling nag-oo, 'di ba? Although may 15 MCs na nakalagay na rin yung bracketings, tapos saka nag-agree si Sheyi. Kasi ang una nga nito si Don Pau, 'di ba? Si Don Pau yung akala ko lalaban dito, pero ewan ko kung umatras ba si Don Pau or joke time lang yung pinost ni Don Pau na siya nga yung kokompleto sa 16 MC sa Matira Mayaman. Pero ayun. Perspective ko lang. Kung ako si Sheyi, tapos nakikita ko, ano na kasi built na yung bracket . Built na yung bracket, unlike sa Isa Buhay, 'di ba? Kapag tournament, saka pa lang ilalabas yung bracket kapag tapos na yung ilang battles sa first round, 'di ba? Pero sa Matira Mayaman kasi built na yung bracket at alam mo kung saan ka nakapwesto kaagad. So even sabi nga ni Sheyi, ayaw nga niya labanan si Saito. So even ayaw mo labanan si Saito, kung ako makikita ko yung ganitong lineup na itang inang lalakas . Isa to sa mga malalakas na battle MC dito sa Pinas . So sige, kahit ayaw ko labanan si Saito, labanan ko na to para alam mo yon, yung eyes on the prize agad si Sheyi sa tournament na to. And yun, bilang respeto kay Saito, pinagandaan niya ng ganun. So, yun lang yung perspective ko. Kasi sinabi rin ni Sites sinabi rin ni Sheyi na dapat nga daw may battles sa flip top against Saito, pero tinanggihan niya yun. So, ngayon, ni-reveal naman niya na si Saito nire-respeto niya, and yun yung napagtahi ko lang na baka ganun nga yung perspective ni Sheyi sa tournament. Okay? Nerds, Boss Highs, Barumbado, Boss George, Samaritan PH. Okay, so yun, wala na masyadong explanation. Umaba na naman yung vid natin. So yung judging, papanoorin ko siya off cam. Pero yung battle, all 3 rounds, malinaw yun. Shay, diba? So sayang kasi hindi na natin mapapanood yung Shay Aklas. Kasi kung ito, konting kasi hindi na matutuloy . 'Di ba? Sheyi versus Sixth Threat na kagad . So ano lang natin, since Sheyi versus Aklas yung supposedly next na battle ni Sheyi sa second round. So isa to sa, para sa akin, magandang battle kasi yung style nila is magkaiba, no? Star Clash yun, and gusto kong makita yung kung paano tatama yung style ni Sheyi kay Aklas at yung style naman ni Aklas kay Sheyi. Kasi pare, magkaiba sila ng delivery, magkaiba sila ng estilo, pero at some point, may pagkakaparehas din sila ng
unorthodox, pamemersonal, 'di ba? Ganon. So kung hindi na natin mapapanood 'yon sa tournament na 'to, sayang. So isa buhay 2013 champ versus isa buhay 2018 champ, sana yung makikita natin sa second round. Pero ang mangyayari is 2018 champ versus 2019 champ agad yung maglalaban. Sayang. Pero ayun, pwede natin pag-usapan sa comment section ng battle na to, yung possible na take nyo sa Shea versus Aklas. Kasi ito bago tayo mag-end, sabi ko nga magkaiba sila ng estilo. Si Shea, alam nyo naman yung estilo, yung as is siya, kung ano yung estilo na dala niya ever since nag-start siya, nag-champion siya sa 2x2, nag-champion siya sa Isa Buhay. Yun, di ba? Pamemersonal, mga real talk, mga punto, tapos mga statements na mapapa-bounce ka na lang na, uy, fuck, mapapareact ka na lang na, uy, tangina, solid yun ah. Ganun. Tapos, yung style naman ni Aklas na unorthodox, di ba? May, although magkaiba sila ng dalang estilo, at some point, meron talaga silang pagkakapareha, lalo na or especially sa mga pamemersonal at yung pagtalakay or paghimay sa buhay ng kalaban eh. So ang ganda sana nun, tol. Masasabi ko na sobrang ganda nun para sa akin. Pero kung ako yung tatanungin nyo sa kung if ever na maglalaban yung Shea Aklas, kung ako yung tatanungin nyo, mahirap mamili sa dalawang MC. Kung magbe-base naman tayo sa past battles nila, Aklas versus Invictus, Shea versus Saito, para sa akin mas malakas yung pinakitang performance ni Aklas doon kay Invictus, especially yung round 3 na para sa akin dinurog talaga ni Aklas si Invictus sa round 3. Dito naman kay Shea, all 3 rounds sobrang consistent at ayun. Magkaiba sila ng atake. Si Aklas, yung pagiging unorthodox niya, tas may mga punchlines pa rin kahit papaano. Si Shea, more on statements, mensahe, punto, diba, magkaiba. Pero if ever no, magtatapat sila and we need to choose, baka mahirapan talaga ako, pero I'll go for, ang hirap nun. Kayo ba? So kung umabot kayo sa vid na to, sa ganitong explanation natin, magdebate tayo dun sa, hindi naman sa magdebate, pag-usapan lang natin yung possible na matchup ng Shea versus Aklas sa second round, kasi sayang kasi hindi matutuloy. Pero ako, iahang ko muna yung vote ko dun kasi sobrang dikit talaga nun para sa akin. Siguro pag napag-usapan na natin as we move forward sa comment section na ito yung topic, baka makapili na tayo, 'di ba? So, 'yun, tignan natin kung ano yung take nyo doon. Bigyan nyo ako ng breakdown kung ano yung take nyo sa Shea vs Aklas. Okay? So, kita-kits tayo sa ito, for sure QC. For sure yung next na re-review natin is yung PSP QC na, yung Mandibuli versus Daddy Jody, kasi sobrang naudlot na 'to. Okay? Kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.